sunod na pagtama ng lindol sa Surigao, Davao, Batangas at sa ilang bahagi ng kamay nilaan, dapat ay maging handa tayong lahat sakaling yanigin tayo ng The Big One. Para pag-usapan niya, makasama natin ngayon ang Undersecretary ng Department of Science and Technology at pinuno ng Philippine Institute on Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na si Mr. Renato Saludong Jr. Good evening, sir! Good evening, sir! Magandang gabi sa inyo. Ang haba siguro nakasulat sa calling card niya, no? Nagpas na, Mars! Naku, eto na, marami tayong katanungan tungkol dito, Mars. Lagi pong nababanggit kasi ang The Big One sa mga report. Paano po ba malalaman na hinugna ang isang lugar para sa isang, syempre, yung pinakamalaking lindol po dito sa atin? Bawat lugar, pinapaghandaan natin yung lindol, dapat makita natin kung aling fault ang pwedeng kumilos na makakapagbigay ng pinakamatinding pagyanig. At yung The Big One, pinangalan ito sa isang malakas na lindol na posibleng manggaling sa West Valley Fault. Bakit nasabing The Big One at bakit pinapaghandaan sa West Valley Fault? Nakita namin sa pag-aaral ng PHIVOLCS at United States Geological Survey na kada 400 taon hanggang 600 taon ito kumikilos. At ang huli ng bahagyang malakas na pagkilos ay around the 17th century. Wow. So kung gagamitin natin yung 400-year lower limit ng pagkilos, eh napapanahon na sa ating henerasyon or ating lifetime. Kung hindi man sa atin, sa mga anak natin, yes, di ba? Oh. Okay, paano paghahanda? Meron ho ba siyang mga telltale signs? I know somebody, they said na hindi pwedeng ma-predict ang pagdating ng earthquake, pero meron ba siyang mga warning signs? Totoo ba yung mga hayop ay nagliliparan, mga ganyan? O yung pong namamatay. Recently, ang daming news na may mga naaanod na, right, napatay ng mga whales. Ganyan. Yung unusual behavior animals, pwedeng makita, pero dapat yung mga hayop na nandoon mismo sa fault na gagalaw. Yung mga recent observation ng kakaibang kilos ng mga nasa dagat, no, mga isda o mga animals, hindi naman doon sa fault mismo. So walang basehan. So ano po ba ang pwedeng gamitin? Yes. Kahit hindi pa na-predict yung earthquake, na-estimate natin kung kailan posible, pero sa pamamagitan siguro ng maliliit na lindol, baka lumalaki o tumataas yung magnitude o yung enerhiya nito, baka mag-trend na may mas malakas. Pangalawa, pwede ring sa pagitan ng pagkilos ng lupa, mamonitor natin using GPS. Kung nababanat na ba yung lupa, baka bumigay. So pwede na pala, no? Nag-offer sa GPS. Yes, pwede. Sa bagay, may mga bagong technology na dati wala naman, di ba? Okay. Ito maganda tanong, may pinagkaiba po ba ang magnitude at intensity? Malaki ang pagkakaiba. Uh-huh. Ang ating kailangang malaman ay yung intensity ng lindol na mangyayari dito. Kasi ito yung epekto ng lindol. Ang magnitude, ito yung enerhiya na galing sa ilalim. Okay. Okay. Pero isa lang na numero yan. Kunyari, sa Batangas, magnitude 5.5. Pero yung epekto nito sa ibabaw, ito yung intensity, kung paano ito naramdaman. Uh-huh. Magandang ehemplo, isang boksingero tulad ni Manny Pacquiao. Yes. May bigat at bilis yung kanyang kamay. Yes. May energy yon, may magnitude. Uh-huh. Pero kung ano yung tama sa tao, kung tulog, nasira ang panga, nabukol, yun yung intensity, yung epekto sa atin. So may numero din ba yung intensity? Meron, hanggang 10, 1 to 10. Kapag hindi naramdaman, walang intensity. At ang Pero may magnitude. May magnitude. Uh-huh. Pero kung sakaling Metro Manila ang pag-usapan doon sa The Big One, anong intensity ang ating pinapagandaan? Intensity 8. Ito yung hindi na tayo makakatayo. Mabubuwal ka na. Kahit gusto mong tumayo, natutumba ka. Lalaglag ka. Sa lakas. Sa lakas. Oh my gosh. Oh boy. Sa mga ulat po, nababanggitin po ang active faults. Sir, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang mga active faults po ay mga lamat sa lupa na posibleng kumilos at magdulot ng lindol. Okay. Kaya lang, mahirap sa mga ordinaryong tao, even mga geologists, kung ang isang fault ay active. Kasi active faults, parang bulkan, na kapag 10,000 years ang huling ang pagkilos niya and recent, o pagsabog sa bulkan and recent, active. Pero kung beyond, inactive. Uh-huh. So 10,000 years nga po ba? Or early, or later. Oh, wow. Or younger. Magal. Or younger. So marami tayong mga aktibong faults sa Metro Manila. At siyempre, ang ating mga kababayan ay gustong-gustong malaman kung saan yung mga active fault. Mga Pilipino kasi fault finder. No? So, gumawa tayo ng mobile application, the PHIVOLCS Fault Finder. At makikita natin sa screen. At kahit anong fault sa Pilipinas, i-zoom in nyo yung bahay nyo, yung lugar nyo. Double-click lang yung screen, masasabi kung ano ang distansya. For example, itong GMA 7, 3.8 kilometers away from the fault.
That is not so far. Yeah, that's not so far, pero safe tayo sa pagbitak ng lupa. Pero yung paginig, malakas pa rin. Pero yung after effect nun, kahit malayo ka, pero totoo, like parang yung intensity. Yes, yung intensity. Malakas pa rin. Malakas pa rin ang intensity ng earthquake, right. Shaking. Oh my. Kayo ba guys, meron ba kayong paghahanda na ginagawa? Isa ba kayo dun sa mga parang yung, nagpe-prepara yeah, na? Yung may mga bag sa bahay for emergency? Like sa ano, mga first aid siguro. Mm-hmm. Mga kailangan namin, like mga gamot. Food, tubig. Siyempre, pinaka-importante yung tubig. Oo, oh, very good ka dyan. Correct, correct. Ikaw siguro naman, Steph. May, well, binilan ako ng dad ko ng ganitong hack. Oh, wow. Para daw, just in case. Tapos, meron din akong parang, well, on-the-go bag lang na meron na din yes. Lahat. Yung chinek ko nga last time, nag-expire na yung mga crackers na nilagay ko. Kailangan yung kailangan yung merienda yun. Oh, tapos palitan. Kasi yung dan lang siya, so hindi namin napansin. Alam yes, mo lang kung saan agree. Siya. Oh, ganyan din sa nung amin. Nung binigay na, sinigyan ko, expired na! Makulat na! Ayan, tanong daw natin yung mga lugar natin, Mars, kung ligtas ba tayo? Kaming apat. Kayo, kami po sa Kainta. Saan ka sa Kainta? Sa Imelda Avenue po. Wala pong fault sa Kainta. Malayo kayo. So safe kayo sa pagbitak ng lupa. Pero yung pagyanig, hindi tayo safe. Ramdam. Pero magiging safe tayo kung ang ating bahay, mga building ay matibay. Oh. So kahit yung manig, basta hindi mag-collapse o may sa mahulog bahay, sa atin, actually. Safe we're tayo. Okay. Yes. Oh. Okay, Mars. Kami naman sa Forbes. Hindi lang. Gulat kayo, no? Sipo kami. Okay. Paranaque, Taguig. Ang walang fault sa Paranaque. Sa Taguig meron. No? So, depende kung saan ang lugar. Doon daw sa pero kung Paranaque ka, walang fault sa Paranaque. Yung bagong bahay niyo daw, Mars. So, pwede mong gamitin yung fault finder mamaya. Ayun. Yeah. Pero, again, ang shaking intensity ay 8. So, hindi pa rin safe ang lugar sa shaking, pero kung matibay ang bahay mo, ligtas ka pa rin. Alam mo na, tiba yun. Pero kung ikaw ay nagpanik habang lumilindol at kumikilos, pwede ka rin hindi safe. So, dapat matibay na bahay, matibay ang dibdib mo, hindi ka nagpanik, at magpe-perform ka ng duck cover. Malakas sa pag-iisip. Guys, ako sa may Eastwood, kung sa may Eastwood po. Ah, sa Eastwood, may malapit na fault doon. Pero yung mga building doon, sa Eastwood kami mismo? Sa may Circulo Verde. Ah, walang fault doon. Sa unahan yung fault. Sa may Eastwood ba na ba? Sa likod ka na eh. Sa may, okay. May Mercury Avenue. Okay, so medyo safe ako. So again, ang ano mo ay pagyanig ng building at safe ka dapat sa loob. Ikaw naman po. Marami may gusto ko malamang sa kanatire. Ah, yun ang dahilan kung bakit namin tinatanong to kayo, Director. Set-up lang to eh. Sa Cubao po ako. Ah, siyempre, walang fault sa Cubao. Wala. Ang fault ay nandun sa eastern side pa. So, mga around 2 kilometers away sa fault. 2 kilometers. Director, nabanggit niyo po yung duck cover and hold. Ngayon, iba-iba yung mga tirahan namin. May nakatira sa condo, may nakatira sa bahay. Paano po ba namin to gagawin pag kami nasa building? Opo. Okay. Basta lumindol, iiwasan mo yung mga babasag, matutumba, mahuhulog, pumesto ka sa pinakaligtas na bahagi. Kung matibay na mesa, pupunta ka sa ilalim, susukob ka doon at hahawakan ng paa ng mesa. Mm-hmm. Kasi pag hindi nyo hinawakan yung mesa, gumagaw lang floor, lalayasan ko yung mesa. Oo nga. Hindi pwedeng hindi hawakan. Pangalawa, kung walang mesa, doon ka sa sulok ng bahay na may poste at biga. Uh-huh. So kahit lumundol yung floor, the triangle of life. Yun ang pinaka-triangle ng safety mo. Uh-huh. Umupo ka doon, hawakan ang ulo at batok ng kamay kung mayroon kang pananggalang. At umupo ka na lang doon after the earthquake, saka ka umalis, bumaba sa pamamagitan ng handaan. Okay, usually po ba gaano kahaba yung para earthquake. Kaya gano'ng kakatagal mag-aantay. Depende yan sa magnitude. Mga 2 hours. Hindi naman na naman gano'ng grabe. Akala ng mga tao, walang katapusan kapag lumilindol na, no? Oo naman. Noong 1990, baka wala pa kayo noong 1990. Ay, alam ko po yun! Yun lang po bukod tayong earthquake na naramdaman okay. Ko hanggang ngayon. Yung sa Baguio. 1990 sa Baguio, no? O sa Cabanatuan. Yes. Whatever is here. 45 seconds yun ang tagal. Magnitude 7.8. So, kung magnitude 7.2, mga 30 seconds. Uh-huh. Yung magnitude 5.5 sa Batangas, mga 5 seconds to 10 seconds lang yun. Yun lang pala. Oh, so, mas maikli, mas mahina ang magnitude. Mas matagal, mas malakas ang magnitude. Oh,